sa Bacoor, Cavite, kung nasaan si Senator Bong Revilla at ang kanyang pamilya sa mismong tahanan nila. May live report si Marisol Abdurman. Marisol? Marisol? Ay, hello. Gigi. Oo, Gigi, patuloy pa rin tayo ng kantabay, no? Dito nito sa labas ng gate ng bahay ng mga Revilla sa Bacoor, Cavite. We are expecting na magbibigay ng press conference doon si Senator Bong matapos yung hindi makapag-issue ng warrant of arrest ngayong hapon ng first division niya ng Sandigan Bayan. Pero alam mo, Gigi, simula nga ng magpalabas kanina ng resolusyon ng Sandigan Bayan na sinasabi meron ng probable cause sa kaso slander na sinampalaban si Senador ay talaga namang wala ng humpay ang pagdating ng kanyang mga taga-suporta dito sa kanilang bahay sa Bacoor. Sunod-sunod din ang pagdating ng mga sasakyan na although we understand na mga VIP yun, pero wala tayong informasyon kung sino-sino talaga ang mga nasa loob nito dahil hindi natin makita yung mga humpay. So although namataan natin kanina, ang magkakatid na si Brian at si Jolo na kinumpirma din naman ang kanyang staff na kompleto nga ang pamilya ni Bong Revilla ngayon dito sa loob kasama ang senador. Napasugo daw ang kanyang mga supporters dito nang mabalitaan nga nila na anytime ay aarestuhin na nga raw itong si Bong Revilla. Earlier, nakausap din natin siya at sinabi naman itong si Senador Bong na talagang handang-handa na siya kung sakaling ngayong araw nga maglalabas ng warrant of arrest itong Sandigan Bayan. Although sinabi niya hindi naman na dito kailangan reserve, dahil pusa na rin siyang susuko. Kanina, Gigi, may nakita rin tayo ano, na mga opisyal ng Cavite Police Provincial Office na nanisumaso pa nila sa loob at naka-standby yung kanilang mobile dito sa labas mismo ng compound. Dumating na rin ang mga taga-CIDG pero hindi sila nagbigay na anumang payag. So mga oras nito, Gigi, tayo naka-antabay ano, dito sa labas dahil wala pang ni isa mang miyembro ng pamilya ang albas at magbigay ng anumang payag. Although nabanggit natin earlier no, na we are hoping and expecting na sana magbigay ng press conference ng Senator Bong. At bantay sarado itong halos sa labas ng compound. Maraming mga miyembro ng SWAT at mga polis mula sa Police Regional Office 4A ang nandito ngayon sa labas ng compound ng mga Revilla. Marisol, yun nga, no? Yung payag mismo at press conference, yung isa sa mga inaabangan ng karamihan sa atin dito, kaugnay pa rin ng matapos ilabas ng Sandigan Bayan itong kanilang resolusyon at itong makita na nga itong draft ng warrant of arrest. Pero nagkaroon ba ng pagkakataon na magsalita kahit yung mga anak din niya o lumapit sa inyo para magsalita at magbigay ng konti statement? Oo, alam mo, Gigi, kanina pa tayo nakikiusap ano, na any member of the family pero hindi pa raw tayo maharap kasi if I may describe the situation, bagamat ito sa labas, ano, normal at talagang may tensionado sa loob. Dahil pag nakakausap natin sila sa telepono at hindi pa nga raw nila tayo makaharap. At ramdam na ramdam natin yung tension sa loob, yung ingay, hindi na pagkali ng kanilang mga bisita at hindi ng kanilang mga taga-suporta. Kaya sana nga, Gigi, ano, na merong isang miyembro malang sa kanilang pamilya or mas mabuti kung mismong senador mismo ang atin para sa isang press conference sa maya-maya. At Marisol, paki-describe mo rin yung grupo ninyo dyan. Kayo ba yung nasa labas ng gate ng mga Revilla? Maraming mga miyembro at na media at mga camera tayo nakikita dito sa live video ninyo. Kayo ba ito? Oo, that's right, Gigi. No? Kaya kung kukumpara sa sitwasyon kaninang hapon, na tayo na rin ang humihingi ng pasensya dito sa ating mga kababayan dahil, I understand, dahil sa dami ng sasakyan niya ng mga taga-media plus yung ating pang mga van na nasa gilid ng kasi ng kalsada ay medyo sumitikip lang dahil ng trapiko dito sa area na ito, lalo na pag natapat na nga dito sa compound ng mga Revilla. Hindi pa rin kasi tayo pinapayag kapasok sa loob dahil lang sinasabi ng staff ni Senator Bong, busy pa raw ito doon sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga bisita na nagdating nga dito kanina dahil sa kanya nila na mailalabas na ang warrant of arrest sa Senador. At kung mapapansin nyo nga po mga kapuso, yung camera na ginamit o ginagamit natin dito sa pagkuha ng live, eh nakamount po sa mataas na bahagi ng UB van na ginagamit po ng GMA News dahil mataas din po yung gate na yan. At ito nga po, yung mga miyembro ng media ay nakikita natin na nasa labas lamang. Pero yung mga taga-suporta, ang daming mga sasakyan na sa loob, patuloy ang pagdating. Kanina may dumating po na isang kotse, ito na naman, may papasok na isang van, tuloy-tuloy ang dating nitong mga taga-suporta ng senador at kanyang pamilya. Ito ba mga local leaders, Marisol? May impormasyon ka kung sino itong mga taong to, mga local leaders ba ito sa Cavite? Oo.
Gigi, earlier dumating dito si Cavite Governor John Trimulya, pero a few minutes ago lumabas na rin ito, ang convoy niya, na kuha na natin yung kanyang kinilang paglabas. At kanina lang na mga nakausap natin mismo, mga barangay officials lang so far, dahil talagang dito sila sa gate dumaan, matok sila at nagpaalam sila kung maaari raw sila makapasok ng compound. Dahil sumugod lang daw sila dito is para magbigay ka ng suporta doon sa senador. We received an information earlier na nandito rin daw si dating Senator Jambi Matigal, pero wala pa kasi tayo nakukuha ng ganong kumpirmasyon, Gigi. At mayroon pang mga ibang VIP, marami pang nasa left. Ngayon, I was just waiting kung sino-sino nga ang mga ito dahil wala pa tayong isang na pahayag na na nakukuha mula mismo dito sa kampo nga ng mga Revilla kung sino-sino talaga itong mga tumalaw sa senador ngayong hapon. Maraming salamat, Marisol Abdurman, at makikibalita ulit kami. At,